tayong i-repair na portable speaker player, music player. Ayan. Anong problema, guys? Ay, try natin saksak. Okay, meron siyang power, guys. Walang sounds, guys. Hindi tumutunog. Try natin saksakan ng USB. Pero walang naririnig, guys. Wala siyang output. Okay, so buksan natin. Wala ako sa mood, guys, kasi meron akong kaaway na English speaking. Tulungan nyo naman ako, guys, kung paano sabihin ito sa English na umalis ka sa harap ko bago pa magdilim ang paningin ko. Patulong naman. So ayan, i-repair natin itong portable player na ito. Okay, nabuksan na natin, guys, at ito na yung loob niya. So napakasimple lang. Power supply module, and then ito na yung output ng speaker. Papunta sa speaker. Ayan, ito yung mic. And then yung Bluetooth module, parang ito, guys, yung power supply, and then yung amplifier na sa likod. Ayan, so walang sounds. It's either itong IC na ito, guys, ang sira, or yung module, guys, mismo ng Bluetooth receiver. Ayan. And now, President? Kasi walang sounds. Ayan, tingnan natin, guys. Kapakapa tayo. Kapakapain natin. So nakasaksak, kailangan nakasaksak, ah. And then dito side, dito banda na side, huwag kayong maghahawak dyan kasi live yan. Pagka tumawid na dito, dito na sa banda, dito na side, ay hindi na yung nakakakuryente. Okay, guys, patulong naman kung paano ba sabihin sa English para mapagsabihan ko yung English speaking na kaaway ko na umalis ka sa harap ko bago pa magdilim ang paningin ko para hindi na ako awayin. Ayan, nakasaksak na yan. At power on natin. Ayan, so naka-on na. Naka-on na, guys, ha. Huwag niyong hawakan dito banda. Kasi yan yung kanyang power supply at yan yung na at yan yung kuryente. Tusok-tusok. O kapa-kapa. Okay, so meron akong naririnig, guys, na tunog or yung parang tumutunog yung kanyang ano, guys, speaker. Ayan, tinig nyo. So ito yung kanyang input, dapat. Pakinggan nyo, guys. Pakinggan nyo pala. Ayan, so parang nag-grounded. So meaning yan ay okay yung kanyang amplifier. So ang problema, wala dito sa kanyang amplifier, power supply, amplifier. Okay, ito yung audio IC. At meron siyang sounds kapag sinusundot. So dito sa kanyang module, ayan, nag-searching for Bluetooth yan, eh. Pero saksakan na, so try natin saksakan, guys, ng USB. Sinaksakan ko na kanina pero hindi natunog, ano? Pero hindi siya tumunog. Okay, so naka-read na yan. Nagre-read na siya. Kaya lang wala din tunog, guys. So, ang problema, guys, for me, ay yung module mismo. Subukan natin siyang saksakan ng sounds. Ito galing sa signal, guys, ha. Subukan natin saksakan, guys, ng ganito. Ng sound. So ito audio niya dito. Ikat isa lang para matest lang natin yung ano, kung okay talaga, kung working yung kanyang amplifier. Okay, baliktad din natin ulit. Okay. So asan na yung tumutunog kanina? Ito. So ilagay natin sa radio yung ating signal. Magpatugtog tayo. Love radio. And then i-mute natin itong TV. Ayan, so wala na yan, ha. Yeah, try natin dito. Sundutin o lagyan ng input. Pag tumunog to, 100% module ang sira, guys. So 1, 2, 3. Oh,
diba? Okay guys, nakuha nyo yung idea ko. Isa pa? Okay, so okay. So okay guys, yung kanyang amplifier, sinabi ko na naman ulit. So ang problema niya ay yung ito, yung module mismo ng ito guys, anong tawag doon? Itong Bluetooth module. Yan. So anong remedyo ang gagawin dyan? Bumili ng bago. Hindi, meron pang remedyo yan. Merong dalawa guys. Either palitan mo ito buo, or palitan mo lang yung module niya guys. Pwede yun. O ito lang, palitan mo lang yan, pwede yun. Okay, tignan natin guys kung meron pa tayong Bluetooth module. Ayan, so pwede mong palitan ng ganyan, or ayan, Bluetooth module. So since okay naman yung ating amplifier, wag na yan. Ito na lang. Okay, kuha tayo ng isa niyan. Hi, Sian. Anong bibilihin ko? Pabilihan nga na ito. Thank you. May bayad yan. So, ito na yung module natin, guys. Magkano? 300. Ayan. So, ito yung module. Ayan. So, yung Bluetooth module natin. So, dito na din yung control niya. So, alright. Ay, nakasaksak pa pala. Okay, tanggalin muna natin sa saksakan na, guys. Ay, hindi. Kunin muna pala natin, guys, yung kanyang... Tanggalin na natin ito. Okay. And then, kunin natin. Ang kailangan kasi natin, guys, dito sa module is yung supply na 5 volts at saka yung pagsasaksakan natin ng audio out niya. So, dito yung audio out. So, ito yun. Ito yung audio out. Audio out. And then, yung kukunin natin guys yung supply na 5 volts dyan. Tignan ko lang guys kung saan dyan yung 5 volts na supply. Gamit tayo ng tester. So, medyo i-post ko guys itong video kasi hindi ko mahawakan yung camera natin habang nagpe-perform tayo ng voltage check. Okay? Okay, so na-check ko na guys yung kanyang pin dito. Dito ay 12 volts yan. Ang kailangan natin is 5 volts. So, kuha na lang tayo ng 5 volts dito sa output ng kanyang USB. Yan, dito na lang natin kukuhanin yung kanyang supply na 5 volts dito. Ayan o, so meron tayong 5 volts. Yan na lang natin kunin guys, yung 5 volts. And then yung output niya ay kukonek natin doon sa kabila, sa kabilang bangir. Yeah, sa kabilang bangir. Dito. Yan, sa dalawang yan. Okay, so yeah, magbaklas lang tayo guys. Tatanggalin natin yung kanyang ito. Para, okay, ito na lang para makapagsolda tayo dun sa base ng USB port para makakuha tayo ng 5 volts. Okay, so ito yung kanyang USB port connector guys. Ito yung positive niya, data, and then ito yung kanyang negative. Ito yan, darating yan dito. Kasi regulated na yan guys, gawa ng 78MO5 na regulator. Yan yung nagbibigay ng 5 volts na supply para sa USB. Ito naman yung kanyang audio, and then ito yung ground niya. Okay. So, connect lang natin guys. Papakita ko na lang sa inyo. Okay, so nadikit ko na guys. At ito yung kanyang left and right audio out. Yung gitna niya is a ground. Pwede naman kahit isa lang dyan guys kasi nagdikit dito yung left and right niya. So, pwede nating tanggalin yung isa. Itong left o kaya right. Okay lang naman yan guys kasi ito isa lang mono. Mono ba yun? Okay. And then ito yung kanyang, and then ito yung kanyang supply guys na 5 volts. Okay, so i-assemble na natin guys. Subukan natin.
lagyan na subukan natin isaksak na yung kanyang ito sa audio. Ayan, and then ito yung supply. Okay, and then isaksak natin. Ayan, may nag-ilaw. Or bakit walang tunog? Yan, Bluetooth. Ayan, subukan natin lagyan ng kanyang USB. Parang nag-raster sound para sa TV. O baka kailangan tanggalin dun guys yung kanyang ano, putulin. Pero try muna natin lagyan ng USB. Okay, so hindi siya nagre-read guys ng USB. Huli ko nang nakita na meron pala siyang regulator guys. Yan, meron din pala siyang built-in na regulator. So ang supply niya na ay 12 volts. Yan, so ilipat natin ito dito na sa kanyang supply guys na 12 volts. Ito 'yon, yung magkatabi yan na gilid sa yan, gilid and then next. Yan na yung 12 volts niya guys. So ililipat lang natin saglit. Okay, so ganyan na guys yung kanyang ayos. Kanina nandito sa 5 volts yung kanyang supply. So try natin. Saksak. So testing na natin. Saksak na yan. Power on. Ayan. Okay, so okay na ulit itong ating player. Ayan. Ito, saan na natin ilagay? Ibalik ko lang guys, tingnan natin kung saan natin ilalagay. Baka dito, dito side, o kaya dito sa side na ito. Okay, so ganito na yung ginawa natin guys. Butas ako dyan, binutasan ko na yan. Ayan. Para magkasya itong ano, para magkasya itong module natin. Ayan. And tornilyo na lang yan and then okay na. Ayan. So, okay na ang bagong design ng music player natin. Okay, testing na tayo. Okay. So, ayan guys, working na ulit itong music player natin. I'm in control. And guys, kapag nakatulong naman tong video na to, please like naman tong video natin. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, please subscribe. Maraming salamat guys sa panonood.